Hello guys, so nandito tayo ngayon sa ating quick unboxing about sa isang nabili kong cellphone sa Cherry Mobile. So hindi pala to isa, dalawa. Buy one take one to, nabili ko lang siya ng 2.5. So napaka-rare na yun, 2.5 buy one take one. Ano bang klaseng Android phone to? So Android phone to siya, touchscreen. So unbox na natin siya, quick unboxing lang. Bali na open ko na siya sa SM, sa market ko pala 'to nabili. So ito yung unit. Maliit lang siya, 5.5 inch. Ito pala yung pre niya na micro SD card na 8GB UHS na siya, kaya mabilis. Tapos by D power nga pala no, kapag chinek niyo sa Shopee yung panindan nila, makikita mo talaga dito yung D power na SD card. So si Cherry Mobile may ari nito. Ito yung warranty sa receive, ay ito yung resibo. Sabihin ko lang siya ng 2.5 by 1 take 1 na. So dalawa siya. Tapos may free pa siya na tig isang 8GB na micro SD card. Ito yung kanyang charging cable. Headphone. Charging brake at saka ang battery. Na pala yung battery niya ay 1600 mAh. So mabilis lang siya ma-lowbat. So kailangan gamitan natin ang mga tips and trick ito. Nga pala hindi lang ito unboxing, may kasama itong tips and trick itong video na to. A few moments later. So ito na yung phone. Yan. Na-update ko na siya. Meron lang siyang 17%. Malapit na siya ma-lowbat. So bibilisan ko na lang to. Nga pala, dinownload din ko siya ng Nova Launcher kasi quad-core lang siya. Tapos 512 MB lang ang kanyang RAM, kaya malamang mabagal at maglalag to. So ginamitan ko siya ng Nova Launcher para mabilis ang kanyang pang-swipe-swipe. Sa social media naman, ginamitan ko siya ng Super Touch para panag-open siya ng mga YouTube. So mabawasan ang kanyang pagka-lag. Yan. Tapos ginamitan ko na rin siya ng SD Made Pro. SD Made Pro ito. May SD Made Pro. Ayan. SD Made yan. Kita nyo na ba? Ginamitan ko siya ng SD Made Pro para siya yung mag-clear cache ng mga cache file. Tapos Hibernator. Yan mga tips and trick natin. Hibernator ito. Yan. Hibernator. Siya yung nagpo-force stop ng mga application tuwing magdidilim ang kanyang screen. Tapos nilagyan ko na rin siya ng game booster na. Tapos Nova Launcher. Ginamitan ko siya ng Nova Launcher. Tapos YouTube. Kasi yung kasama niyang YouTube Go, hindi siya supported. Hindi na siya gumagana. Kasi yung YouTube Go sa Play Store is tanggal na. Wala na. So YouTube ang dinownload ko sa kanya. Nga pala, pag-usapan natin internal storage. Meron lang siyang 8GB na internal storage. Tapos nilagyan ko siya ng SD card, yung D power. Ang ginawa ko sa SD card niya is ginawa ko ang internal shared storage. Kasi lahat ng application niya, itong YouTube, Super Touch, yung mga dinownload ko na application, SD card na nga hawak. So pwede yun. Pwede sa mga local brand, Cherry. Pero yung Itel Techno Infinix, hindi sa local brand ha, pero kaya niyang gawing internal storage ang memory card. Sa Oppo, Vivo, hindi pwede. Naka-block yun. Yan. So hindi tayo nag-root. Ginamitan lang natin ng tips and tricks. Ayan. Nga pala, ang SD card nito ay hindi mabagal. UHS na siya. Class 10. Sa camera niya naman, so ininstallan ko siya ng open camera kasi yung camera niya ay hindi ganun kagandahan. Ayan. Ayan. So magbigay tayo ng sample. Picture natin yung kape. Camera. Ayan. Kape. Ayan yung kape natin. 8 megapixel ang rear camera. Tapos yung front camera niya naman ay 5 megapixel. Wala siyang beautification. So, downloadan nyo na lang ng beautification to kung mahilig kayo mag-picture.
Yan. Dalojo niyo ng Beauty Plus. Meron akong suggestion sa inyo, Beauty Plus sa Play Store. Yan. So ito siya pangalawa. Yan, dalojo na lang. May beautification 'yan. Pero ang dinownload ko na lang dito ay si Open Cam. Para saan to? Para sa mga madidilim na area. Kung gusto mag-video record tas madilim, kung gusto niyo mag picture na madilim, Open Cam gamitin mo. Sa RAM niya, wala tayong tips and tricks sa RAM niya kasi hindi gumagana yung soft file no root dito. And hindi siya gumagana. Mobile Legend, wag na rin tong downloadan ng Mobile Legend kasi matadownload din siya ng Mobile Legend pero hindi ka makapag-play. Kasi nga, wala pa 1 gig ang RAM nito, 512 MB. Yan. So, ang na-extend ko lang dito ay ang kanyang camera. Ang internal storage na na-double ko, naging 16 gig. So, yun lang bata ang gagamit nito. 5 years old, pang YouTube na lang. Nga pala, recommendation ko, kung bata ang gagamit, 9 years old pababa, pwede, ano ko siya, nirecommend ko siya as pang YouTube lang. Pwede na yun. Kasi mahilig naman mag-YouTube yung mga bata eh. And kung ayaw nyo magsaway ng batang makukulit, labas ng labas. Kasi uso sore eyes ngayon, baka mahawaan pa sila sa labas. Okay na yung may cellphone sila, tapos makapag-YouTube naman sila. Yan. Tapos, kung ikaw naman ay below 10 pataas, hindi ko to nire-recommend. Kasi may hilig na kayo sa Mobile Legend. Hindi ko to recommended sa inyo. Pambata lang to. Kasi binili ko lang talaga to para sa mga pamangkin ko. Bay one take one, dalawa sila, tig-isa sila. So dito lang, this Mark, see you on my next video. Peace out.